Magsitayo na po ang lahat. Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, dinggin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Tayong ngayon ay nagpon sambahin ang buon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, dinigin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, araw ng Biyernes, araw ng ating debosyon, araw ng mga diboto, araw ni Jesus Nazareno. Ito po ang mga sandali na kung saan tayo ay nagpapasalamat sa mga biyaya at pagpapalang ating nakakamit sa araw-araw ng ating buhay. Ito rin ang araw na kung saan tayo ay humihingi ng kapatawaran sa mga kasalanan at mga pagkukulang na ating nagagawa laban sa Panginoon. Ito rin ang araw na kung saan sama-sama nating iniaakyat sa langit at iniluluhog ang lahat ng ating mga panalangin. Tayo pong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya ang bawat isa sa atin sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang, mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawang aming kamtin, ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa
mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, magkaisa kayong tumulad sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Kami ang gawin ninyong huwaran. Masdan ninyo ang lahat ng sumusunod sa mga halimbawang ito. Tulad ng malimit kong sabihin sa inyo, at ngayon, luha ang inuulit ko. Marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Kapahamakan ang kahihinatnan nila, sapagkat ang dinidiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya at ang pinag-uukulan lang nila ng pansin ay ang mga bagay na panlupa. Sa kabilang dako, ang langit ang tunay nating bayan. Mula rooy, hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. Pagdating ng araw na yaon, babaguhin niya ang ating katawang lupa at gagawing maluwalhati tulad ng kanyang katawan sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. Kaya nga, minamahal kong mga kapatid, aking kagalakan at karangalan na lagi kong kinasasabikang makita uli. Magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na kaugnay sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito. Sa bahay ng Poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lunsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Iyaong Jerusalem, kay ganda ng anyo, maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ang hangad, ang Poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Lubos na magtatamasa ng pag-ibig ng Diyos Ama, ang sumunod sa anak niya. Alleluia, 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 Alleluia.
sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, may isang mayaman na may isang katiwala. Isinumbong sa kaniya na nilulustay nito ang kaniyang ari-arian. Kaya't ipinatawag niya at tinanong, ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Isulit mo sa akin ng buo ang pangangasiwa mo sa aking ari-arian, pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko. Nawika ng katiwala sa kaniyang sarili, aalisin na ako ng aking Panginoon sa pangangasiwa. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos. Ah, alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isahin niya ngayong tinawag ang mga may utang sa kaniyang amo. Tinanong niya ang una, gaano ang utang mo sa aking Panginoon? Sumagot ito, 100 tapayang langis po. Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka't gawin mong 50, sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang, wika niya. Isulat mo, 80. Pinuri ng Panginoon ang mandarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito. Sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa makadiyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at nakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang ebanghelyo po natin sa araw na ito ay tungkol sa talinhaga ng tusong katiwala na kung saan nilustay ng katiwala ang ari-arian ng kaniyang Panginoon. Kaya naman, siya ay inalisan ng kapangyarihan at karapatan sa pagiging katiwala. Binibigyang diin ng ebanghelyo at ng talinhaga ang tungkol sa pag-uugali ng tao kapag pinag-uusapan na ang tungkol sa mga ari-arian, pananalapi, yaman, at mga material na bagay sa lupa. Alam po nating lahat kung gaano kahalaga ang pera, kaunting yaman o kaunting ari-arian sa mundong ito upang tayo ay mabuhay ng maayos at wasto. Wala pong pamilya na naghahangad na malugmok sa kahirapan. Uulitin ko po, wala pong pamilya ang nagnanais na malugmok sa kahirapan. Kaya naman kung inyong mapapansin,
ang ating mga kababayan, nakikipagsapalaran pa sa ibang bansa, nakikipagsapalaran pa sa ibang bayan upang maghanap buhay at matugunan ang pangunahing pangangailangan sa loob ng pamilya. Kung atin pagninilayan, wala pong masama sa mga ito. Walang masamang iahon ang ating pamilya sa gitna ng paghihirap at pagtitiis na ating nararanasan. Kaya naman, alam ni Jesus Nazareno na hindi masama ang maghangad ng kaunting yaman o pera, lalong-lalo na kung ito ay gagamitin sa mabuti at makabuluhang paraan. Uulitin ko po, sapagkat ito'y napakahalaga, alam ni Jesus Nazareno na hindi masama ang maghangad ng kaunting yaman at magkahangad ng kaunting pananalapi, lalong-lalo na kung ito ay gagamitin sa tama, mabuti at makabuluhang paraan. Pero ang babala sa atin ng Panginoon, huwag nating hayaan na tayo ay mabulag at maging masyadong naghahangad sa mga material na bagay, dahil ang lahat ng ito ay lilipas at panandalian lamang. Uulitin ko po, ang ayaw ng Diyos ang maghangad tayo ng sobra-sobrang kayamanan at luho sa buhay sa puntong hindi na natin ito nagagamit sa tama. Bakit? Sapagkat ang lahat ng ito, panandalian lamang at hindi din magtatagal. Hindi nais ni Jesus Nazareno na ang pera at pag-aari ang maging motibasyon ng ating buhay. Kaya huwag sanang humantong na tayo ay labis-labis na nagmamahal sa mga material na bagay at mga ari-arian ng mundong ito. Huwag nating hayaang pera ang magdikta sa ating buhay at tayo ay masilaw sa ningning ng kayamanan. Marami po sa atin nakalulungkot dahil sa paghahangad ng labis na kayamanan, hindi na makapagsimba tuwing Linggo. Abalang-abala na sila sa kanilang mga pinagkakakitaan sa buhay. Nakalulungkot din na may mga pagkakataon, mismong mga kapatid, nag-aaway-away dahil sa yaman o pamana na binigay ng mga magulang at mga ninuno. Yung ibang mga kapatid naman natin, marami nakakalimot ng magdasal at magpasalamat dahil ang atensyon nila puro hanap buhay. Alalahanin natin mga kapatid na ang trabaho at hanap buhay natin maging ang ating mga iniingatang propesyon, lahat iyan galing sa Diyos. Ang trabaho natin, ang hanap buhay, ang negosyo natin, pagpapalang mula sa Diyos. Kung wala ang Diyos, wala rin tayong yaman, wala rin tayong pera, at wala rin tayong mga hanap buhay. Kaya nga ang hamon sa atin, palagi tayong magpasalamat. Ang banal na Eukaristiya ay isang pasasalamat at dakilang pagtanaw ng utang na loob sa Diyos. Kaya nga ang panawagan sa atin, unahin natin ng higit sa lahat ang Diyos, sapagkat
tanging siya lamang ang pinagmumulan ng lahat ng mabubuting bagay. Sa Diyos lamang tayo kumapit at umasa, hindi sa pera, hindi sa yaman, hindi sa mga ari-arian, sapagkat ang lahat ng ito, hindi tayo kayang iligtas sa huling sandali ng ating buhay at hininga. Uulitin ko po, ang pera, ari-arian at yaman natin, anumang dami niyan, hindi nila kaya tayong iligtas sa mga huling sandali ng ating buhay. Di po ba't ikaw man ang pinakamayaman, pinakamagaling at pinakamakapangyarihan sa lipunan, sa harap ng kamatayan, wala kang pwedeng magawa. Hindi mo naman pwedeng sabihin, narito ang 5 milyon ko. Pwede mang i-extend mo ang buhay ko sa loob ng isang buwan? Hindi. Sa harap ng kamatayan, tayong lahat pantay-pantay. Sa harap ng kamatayan, wala nang halaga ang iyong pera at ari-arian. Kaya nga ang panawagan sa atin, maging tapat tayong katiwala ni Jesus Nazareno. Dahil hindi kayang bilhin ng pera ang kapayapaan ng ating pag-iisip. Hindi kayang bilhin ng mga ari-arian ang pagkakaroon natin ng pag-ibig, pag-asa at pananampalataya. Hindi kayang bilhin ng anumang yaman ang tamang respeto at pakikipagkapwa-tao. Kaya nga, tanging Diyos lamang ang makapagbibigay ng kapanatagan at kaligtasan sa ating buhay. Kaya nga napakaganda ng lyrics ng isang kanta. Ito yung sinasabi dito. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at ang aking kaligtasan. O Diyos, Ikaw nga ang aking kaligtasan. Nasa Iyo lamang ang aking kaluwalhatian. Ikaw lamang ang aking maaasahan, ang aking muog at ang aking tanggulan. Paniniil, hindi ko pananaligan. Puso ko ay hindi ihihilig sa anumang yaman. Kung hindi sa Diyos na makapangyarihan na aking tunay na lakas at tanggulan. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, tandaan po natin lagi, hindi dapat pera o ari-arian ang magdikta sa ating buhay. Si Jesus Nazareno ang dapat maging hari sa ating puso at kalooban. Siya ang dapat gumagabay at nagpapatakbo sa ating buhay. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, idulog po natin sa mahal na poong Jesus Nazareno ang lahat ng ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya sa Kaniyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa Kaniyang kapangyarihan at ang maningas na pag-ibig sa Kaniyang puso. Sa bawat panalangin,
ang atin pong itutugon, Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinig, damit na purpura, at krus ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, awaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, awaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng Hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa Poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, awaan mo kami. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid at kadiboto natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito, ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal, ang mga kaibigan at kamag-anak natin na may sakit at may malubhang karamdaman, gayon din ang mga pamilyang nagugutom at walang makain. Naway ingatan, patnubayan, at basbasan silang lagi ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, awaan mo kami. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag din nawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Jesus Nazareno, alakating mapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hining pagpapalat, buhay na dalisay. Pagpapalat, buhay na dalisay. Pagsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus
ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghalang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, santo, santo ang iyong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng padapitan mo. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Pagsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Maghitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kay isa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kay isa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang pangalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa Iyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Kasalanan ko ang buhay ko'y ihalay ang lahat ay bibigay puso ko'y sa'yo lamang habang buhay O Jesus Nazareno kay buti mo sa hirap at o sa ika'y kasama ko. Ang samo ko at dasal, sana'y pakinggan mo ng mapawi ng mga paghihirap ko. O Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ikay pupurihin ko. Mahal na po, Jesus
Nazareno. Jesus, Nazareno, kanugtan po ninyo itong kailingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami, mga sa Jesus Nazareno. Patnubayan niyo po at nawa at gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at iyak na kamatayan, huwag po ninyo kaming pababayaan. Ong Jesus Nazareno, ay buti mo sa hirap at usay kay kasama ko. Ang samo ko at dasal, sana'y pakinggan mo ng mapawi ng mga paghihirap ko. Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na po ang Jesus Nazareno. Nazareno. Announcement, available pa rin po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sa makabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Niyahandog ng Quiapo Church ang Iloilo Pilgrimage 2024. Halina't tuklasan at sama-sama po tayong maglakbay at magdasal sa mga simbahan at makasaysayang lugar sa lalawigan ng Iloilo, kasama ang ating kadiboto na si Father Robert Arellano, LRMS, sa darating na November 26 to 28. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Parish Finance Office o tumawag sa mobile number 0927-8195959. Para sa iba pang impormasyon, ito po ay limited slots only. Paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Nakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian
sapagkat ikaw ang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga yumao, mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Bago po ang huling pagbabasbas, muli po maraming salamat po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo, mga kadiboto, at sa lahat ng ating online viewers worldwide sa inyong patuloy na pagsuporta at pagtulong sa ating simbahan. Patuloy pa rin po ang panawagan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno para sa inyong mga kaloob, para sa inyong mga online donations, love offerings, at pagbibigay ng ayuda tulad ng bigas, kape, mga noodles, at mga canned goods. Sa katunayan po ay naghahanda na muli ang Quiapo Church sa pagbibigay ng relief goods sa lalawigan ng Laguna na naapektuhan din ng Bagyong Christine. Naghahanda po tayo ng mahigit 500 relief items para sa mga pamilyang nasalanta. At gayon din sa mga susunod na araw, nakikipag-ugnayan na rin po tayo sa lalawigan ng Bicol para sa pagpapadala ng mas maraming mga relief items. Dahil ang ating mga kapatid, patuloy pa rin po ang epektong nararanasan nila dahil sa nakaraang bagyo. Ang inyong mga donasyon, ang inyong mga ayudang binibigay ay ang sharing aming ibinabahagi sa ating mga kapatid na biktima ng kalamidad at mas nangangailangan. Isa rin po ang Quiapo Church sa unang nagbibigay kapag may mga nasusunugan at patuloy po ang ating pagbibigay kaloob sa mga parokyang may mga programa para sa mahihirap. Tunay nga pong ang ating debosyon, tinuturuan at tinutulak tayo upang magmalasakit, magkawanggawa at ipagpatuloy ang misyong sinimulan ni Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo, lagi po nating tatandaan at huwag nating kakalimutan na ang pera at paghahangad sa mga ari-arian, hindi sila ang dapat na magdikta sa ating buhay, kung hindi ang maghari sa ating puso at kalooban sa Jesus Nazareno na siyang pinanggagalingan ng lahat ng biyaya, lahat ng pagpapala, lahat ng kapanatagan at kaligtasan sa ating buhay. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan
Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong inamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inaranal amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin.